Yan. Mga sir, walang galang na po. Oh, Turo, tapos muna kayo. Sige, sige, katatapos lang. Ah, napagutusan lang ako ni Boss Lito. Pagpasensyahan nyo na yung gagawin ko. Ano ba yung utos sa Boss Lito? Nawalan kasi ng malaking halaga si Boss Lito kagabi. At ang utos niya sa akin, halugugin lahat ang mga gamit ng mga nagtatrabaho rito. Teka lang, Turo. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, ha? Iniinsulto mo ba kami? Pinagbibintangan mo ba kami na kami kumuha ng pera? Sir, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Sumusunod lang po ako sa utos. Katunayan nga yan, eh. Itong mga tauhan ko, eh, inspeksyon ko na rin lahat ng mga gamit nila, eh. Wala naman siguro pong masama kung inspeksyonin ko rin ang mga gamit ninyo. Turo, nandun mga gamit namin. Ay, samahan ko na kayo. Sila natin. Baka taniman tayo. Greco. Berto, nag-iimbestiga na sila. Baka malaman nila kasabot natin si Macoy. Berto, kinakabahan din ako. Baka makarating kay Turo na may alam tayo. Lagot tayo. Ibabaon tayo ng buhay niya. Alam mo naman ang patakaran dito sa rancho. Hindi ko hayang mangyari yan. Bago man tayo madali, kailangan may ilaglag tayo. Malinis ang mga gamit ninyo. Sorry ulit. May exemption lang kasi. Sino kaya yung naglaong ng tarantado niya? Pastoro! May suspect ako. Sino tirador dito sa rancho? Sino? Si Macoy. Alam mo na pala kung sino eh. Naghihirap pa tayo sa paghahanap. Sigurado ka? Eh kasi, mahirap magbintang. Nahalugog na natin ang buong rancho. Wala pa rin tayong makita. Hanapin natin si Macoy! Boss, doon ko nakita. Nagmamadaling maglakad. Mukhang aalis eh. Huli natin. Tara!